We worship God because alam natin wala siyang katulad. Amen. Yes. Gusto niyo pa po bang sumamba? Yes. Thank you.
Diyos na buhay, Panginoon, na patuloy po namin sasambahin at tutuloy. Biyaya niya'y patuloy na ang
namin kalagitan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ikaw lamang dapat purihin, sambahin sa aming mga buhay. Aming Diyos na sumasalangit, sa pangalan po ng imbugtong nanak na si Jesus na may sabi, dalawang manong at duhan at nakatipon sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan ay naroon siya sa kanyang kalagitnaan. Panginoon, narinito ang iyong mga anak. Narinito kami mula sa iba't ibang lugar ng Saskatchewan at Alberta. Bago kami makinig sa iyo, Panginoon, ginampanan namin ang aming tungkulin ikaw ay sambahin. Ang sabi ng iyong salita, naghahanap ka ng mga tunay na manalamba. Subalit patapos ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong gabi, mangusap ako, Diyos, sa pamamagitan ng iyong panglingkod, sa katauhan ni Pastor Willie Bugayong, Panginoon. Alam Diyos, alam namin na hindi makapenetrate ang iyong kapahayagan sa aming buhay kung mayroong hadlang. Saliksikin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, at anumang nakikita mo magiging hadlang sa oras na ito ay linisin mo kami ng panalo na aming Panginoon sa Kristo. At gawin mong matapang lupa ang aming mga puso, bawat binihi patungkol sa pagsamba na maitanim sa aming buhay. Ito po ay tutubo at kaming lahat ay magiging catalyst ng pagsamba ng mga Filipino at hindi man Filipino sa lugar na ito ng Canada, maging sa buong mundo na mga nanonood sa oras na ito. Panginoon, paspasan mo yung mapangalipin habang siya nagpapahayag, samahan mo siya sa pamamagitan ng Banal Espiritu. At umaasa kami bago matapos ang panamba ng iyong mga anak sa lugar na ito. Panginoon, mababago kami. Lalabas kami sa lugar na ito na isang brand new man and woman. Gagamitin mo kami, Panginoon, bilang bihikulo ng pagsamba, dahil kapag mayroong pagsamba at pagpupuri, O Diyos, mayroong revival. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mananamba ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Dumako po tayo sa ating tithes and offering. Raise Rihanna. Tayo po magsimpa, tayo po ng offering. Salamat po Diyos sa hapon ito. Salamat sa mga churches na nandito, Panginoon, na di na ngayon, Panginoon, na matatapos ito sa susunod na taon ng Diyos, ay darami ko kami. I-spend po namin ang news na anak ng mga Pilipinong mananampalataya ay nakakaya sa magpuri sa iyo. Lord, gamitin mo ang marilingkot po, Panginoon, ito upang kami pilalong maging ma-spend po namin ang Ebanghelyo sa iyo, Panginoon ng Diyos. Lord, gamitin mo lahat ng mga mananampalataya ito, lahat namin maniging po kami na magkano sa iyo parawala ninyo. At po salamat po Diyos. Bless mo ba sa pangalan ni Jesus. Nandito po yung basket po natin para po sa ating Tyson offering. So dumako naman po tayo sa ating sunod na bahagi ng programa, kung saan God sent a person for us, or to deliver God's word. Okay. So, I just want to call formally, excuse me, Pastor Willie Bugayong from I Am Redeemer and Master Ministry. Gracias.
ng battery, ipon, kasama-sama sa isang lining. Sambahin sa Espiritu at katotohanan ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na habang sumasamba tayo ay meron ng mga ginawa ang Diyos sa buhay ito? Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa sandaling ito, sa ating pong pag-aaral, nais po nating mag-aaral sa isang paksa na binigay ko sa atin. Pwede mo bang pakibasa natin na malakas? Atmos Praise, ika-apat na taong pagsambang wagas. Pasunin po natin, pang-apat na taong na po ninyo. Pag po tinalakay ang salitang outmost, ito po ay tumutukoy sa pinaka-highest degree, pinakamataas. So, dulang klase ng pagsamba sa Diyos. Meaning, pagsambang hindi hanggang siling. Kung hindi lalagpas sa siling at papangitiin ang banal sa Kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung gusto natin pag-aralan ngayon sa hapong ito. Kung alam mo lang po na talagang puro Tagalog, pinahirap ang panahon niyo akong mag-English na sa mga Tagalog. Hindi ako nakapagtanong, hindi rin po ang inform. Okay, tingnan po natin, simulan po natin ang pag-aaral natin. Worship. To glorify God. Sa apat na puntos na sinyayin ko sa praise team last Friday, isa po sabihin ko sa kanila ay yung responsibility ng isang worshiper. Bakit tayo mag-worship sa God? Hindi nga. Para merong dagdag sa programa. Para mapagod ang miyembro. Para pag nagsyad mo, natutulog na miyembro. Okay? Bakit ba? Kung titingnan niyo po yung Romans chapter 12 from verse 1 and 2, very familiar po siya, yung first part po ng salita doon. Ano po sinabi doon? By the mercies of God.